Good morning, guys! So, ngayon, guys, kanina pa ako gising at umalis na yung mister ko at yung anak kong isa. At dahil nag-work sila ng maaga. So, ngayon, hindi pa ako nag-aalmusal. Medyo inayos ko lang muna ang buko kasi nakasamburat kanina sa mukha ko at nakapagdigpit na rin ako dun sa taas kanina. At ngayon, guys, hindi pa ako nag-aalmusal. At ayan ang oras ngayon dito. 6:46 na ng umaga. So, ngayon, magluluto ako ng nasi goreng. Papakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng nasi goreng. Simple lang siya at hindi siya masyadong maraming ingredients. Yun ang aking magiging almusal ngayon. At ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga ingredients. So, guys, ito yung aking chicken fillet. Ayan siya. Hinati ko lang siya ng ganyang kaliliit. At para mamaya, tamang-tama lang siya doon sa aking gagawin. So, konti lang naman yung aking rice ngayon. Kaya, ganyan lang din kaunti yung aking chicken. Ayan siya. Tapos, lalagyan ko siya ng oyster sauce. Ayan. Itong oyster sauce, guys, yan ang ilalagay ko. Konti lang. At imamarinate ko muna siya habang hinihiwa ko muna yung aking ibang ingredients. So, ayan. Konti lang ang aking ilalagay dahil konti lang naman yung chicken ko. Siguro mga isang kutsara lang. Imamarinate ko lang siya para habang naghihiwa pa ako ng ibang ingredients ko. Ilalagay ko sa aking nasi goreng. Pero itong siling mahaba na to, guys, eh hindi ko siya ilalagay lahat. Kalahati lang. At hindi ko isasama yung buto para hindi siya maanghang. So, aalisin ko yung buto. Pero kung kayo gusto nyo gumawa ng maanghang ng nasi goreng, sama nyo yung buto para maging spicy siya. Pero ako, ayoko na masyadong spicy. So, tatanggalin ko yung buto niya. At itong onion, sihiwain ko rin siya. Ito, guys, nahiwa ko na yung aking konting onions. Tapos yung chili, konti din. At yung garlic. At ito yung ilalagay ko, guys, na idadagdag pang mga ingredients. Meron ako ditong yung light soy sauce. Gamitin nyo, guys, yung light soy sauce para hindi masyado maitim yung inyong pinakasosa kanin. Tapos, dadagdagan ko pa rin siya ng oyster sauce. Yan. At lalagyan nyo rin siya ng shrimp paste. Yan siya, guys. At tapos sa huli, meron kayong ilalagay na chicken cubes. Papakita ko sa inyo, guys, kung paano yan ilalagay. At meron din dito yung crispy fried onions na ilalagay ko. Sorry, guys, may ambulance na dumaan. And guys, ang ilalagay ko. At niready ko na rin yung egg na isasama ko doon mamaya sa aking fried rice. At nakaready na rin yung aking tomato at yung aking Lebanese na cucumber. At syempre, hindi mawawala yung ating rice. So, yan yung mga ingredients natin. At maglalagyan na tayo ng mantika sa ating kawali. Sabay na natin ihuhulog, guys, yung chili at onions. Guys, nilagay ko na itong mga onions. At ilalagay na rin natin yung garlic. So, talagyan nyo na yung space sa gitna para ihuhulog nyo itong minarinate natin na chicken kanina sa oyster sauce sa gitna. Yan. Medyo ipa-fry mo lang siya ng konti. Ang bango. So, ayan, guys. Hintay lang natin maluto ng konti yung ating manok. At hahaluin na natin. Ayan, nag-brown na yung ating manok. So, ayan siya. Napakabango niya. Tapos, guys, lalagyan mo siya ng shrimp paste. Ayan, dito sa gitna. Ayan, ito siya. Ayan. Para ma-mix doon sa ating mga iba pang ingredients.
Kung mapapansin nyo guys, nagbabrown na siya. Hindi naman siya yung sunog na sunog. Kaya yun yung pinakamasarap dyan. So, ayun siya guys. At i-add na natin yung ating rice. Ganyan akong rice magawa ng aking nasi goreng. At lalagyan mo siya ng konting oyster sauce pa. Ayan. At dadagdagan mo na siya ng light soy sauce. Ayan siya guys. Bango. At ito na guys, sa huli, yung ilalagay natin na chicken cubes na pampalasa dyan sa ating nasi goreng. So, babalatan ko lang. At saka mo siya dudurugin dito. Yan, pipisain mo lang siya guys, ang palasa. Ang bango niya guys. So guys, tapos na yung aking fried. Ayan ang aking nasi goreng. At ilalagay ko na siya sa aking plate. At ako ay nagugutom na rin. Guys, ito na yung aking nasi goreng. Ayan, simple lang siya. At ito yung kanyang chicken. Ayan. Ito yung guys, yung crispy onion. Ayan siya. Kain tayo guys. Ito na yung aking breakfast. At talagang gutom na ako. Ang bango niya. Ganito lang ako magluto guys ng nasi goreng ko. Sobrang bango. Try nyo to guys, sobrang dali lang niya. Sarap. Samahan nyo guys ng pipino. Mas lalong sasarap. Sobra. Yung chicken, tamang-tama lang yung luto. Madali lang maluto yung chicken fillet kung yung malambot na part niya bibilihin nyo. Sobrang dali lang niya maluto. Tapos yung crispy onion, ang sarap niya. Nabili ko yan sa store, made in USA siya. Sobrang sarap niya. Pwede mo siyang ilagay kahit saan. Crunchy. Tapos yung itlog, lalong nagpasarap. Dalawang itlog yung niluto ko. Para, baka kasi kulangin yung itlog. So, meron akong extra na hindi na akong magluluto. Sarap niyo guys. Grabe. Ayan guys ah. Sarap. Tapos tomato. Yung chili na nilagay ko, yung mahaba, hindi siya maanghang. Kasi hindi ko sinama yung buto. Kasi pag gusto mong maanghang, spicy, isama mo yung buto. Hindi ako ng spicy sa umaga kasi baka sumakit yung chan ko. So, tinanggal ko yung buto niya. Tapos, yung chili dito, sobrang sarap niya. Wala kang malalasahan ng anghang. Mmm.
Pero ako simple lang itong nasi goreng na ginagawa ko. Ino muna akong tubig. Tubig ako ngayon. Ayoko mag-tea, ayoko mag-coffee. Kaya nga pala guys, dito ko lagi nilalagay yung water ko kasi pag nakikita ko to dyan sa bench namin o dito sa lamesa, napapainom talaga ako ng tubig. Pero pagka wala siya sa harapan ko, tinatamad ako manguha ng tubig sa ref kaya hindi ako masyadong makainom ng tubig palagi. Minsan sa maghapon, isang beses lang ako nakakainom ng tubig o dalawang beses. Pero pag nakikita ko tong water bottle ko nandyan sa labas lang, kung saan lang siya nakapatong, napaparami ako ng inom ng tubig. Siguro mga 3 o 4 na beses ko itong nilalagyan. So, hanggang dito siya. So, marami ako naiinom na tubig. Kaya lagi ko siyang ginagamit. Lagi ko lang siya dyan nilalagay. Dyan sa bench namin at saka dito sa lamesa. Para lagi akong makainom ng tubig. Kasi minsan tamad akong inom ng tubig. Yan. Dahil talagang masarap isabay itong ano, cucumber. Try nyo guys, sa umaga, kahit anong sinangag, kahit anong breakfast ang kainin nyo sinangag, or kahit ano, or plain rice, maglagi kayo maglagay nitong cucumber, at saka tomato. Ang sarap niya. Masarap yung combination. Guys, mauubos ko na talaga. Dahil sobrang sarap niya. Hindi siya maalat, guys. Yung isa pa pala ang tip ko sa inyo. Pag magpa-fried rice kayo at gusto niyo na may soy sauce, ang laging kukunin yung soy sauce ay yung light lang. Kasi yung light, hindi siya talaga maalat. Pero yung mga dark soy sauce o yung regular na soy sauce lang gagamitin nyo, maalat. Diba tala yung ibang mga brand? Maaalat siya. So, lagi nyo, kung may mahahanap kayo sa grocery na light soy sauce, yun ang gagamitin nyo. Kahit nakalagay siya sa rice nyo na mag-dark ng kulay niya, hindi siya talaga maalat. Kaya, yun. Hanapin niyo siya sa grocery. Yun, guys. Yep. Naubos ko, guys, yung rice. Ayan. Konti lang yung kinuha ko rin, pero naubos ko siya. Ito na yung cucumber. Talaga nabusog ako. Kahit konti lang yung kinain ko, sobrang nabusog ako. At yun nga guys, sana matry nyo itong aking nilutong simple nasi goreng at yakong magugustuhan ng inyong pamilya. Pwede siyang pang breakfast, pang lunch or dinner. Sobrang sarap niya. Madaling-madaling lang talaga siyang gawin. Sana guys, nagustuhan nyo itong aking share ko sa inyo at maraming salamat sa panonood. See you next time. Bye-bye! Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone